It's bonding time again. Masaya ako na kasama ko kayo muli sa ating favorite pastime, ang paghahalaman. Alam ko na katulad ko, masaya kayo tuwing pag-usapan ng paghahalaman. Ako si Teacher Sin, isang nanay, isang guro, isang lola. Mahilig sa halaman at nag-enjoy sa halaman, katulad niyo. Salamat sapagkat ngayon ay mag-i-enjoy muli tayo sa ating gagawin. And I thank you. Samahan niyo ako sa ating gagawin ngayon. Gagawa tayo ng isa sa mga nutrients na kailangan ng ating halaman. Minsan ang ating halaman ay hindi magandang dahon. Minsan ay nagkakaroon ng dot-dot na brown and black. Minsan ay nag-yellow ang dahon. Alam niyo po, ang kulang sa ating halaman ay calcium. At yan ang malimit na nakakaligtaan natin sa ating halaman. Kung gusto niyo ng ganitong kagandang dahon, ito ay black velvet. Nakita niyo ang kanyang dahon, napakaganda. Kung gusto niyo ng ganitong kagandang dahon, ito po ay mga halaman na merong calcium. So, kung gusto nyo ma-achieve yan, pag-aralan natin ito. How to make your calcium. Ang iba ang tawag dito ay calcium phosphate. Pero ito ay more on calcium ang gagawin natin. Ang gagamitin natin ay eggshell. At meron akong ginawa kahapon na eggshells na hinugasan itong mga itlog na ginagamit natin. Pag umaga, sa ating almusal, tayo nagpiprito ng itlog, itago natin ang mga balat, ang eggshells. At ito ay ating pwedeng gawing calcium para sa ating halaman. Merong maling katuruan at maling pamamalakad na nakikita ako sa mga ibang gardeners. Ang ginagawa nila, yung balat ng itlog ay nilalagay sa dulo ng mga tanim. O di kaya, nilalagay sa itaas ng halaman. Nilalagay nila, kung minsan dinudurog ng konti. Pero ito'y maling pamamaraan ng pagkuha ng calcium. Ang ating pong calcium ay hindi makakain ng ating halaman kapag hindi ito na-decompose. Kaya huwag nyo na pong ulitin na ilagay basta sa halaman ang balat ng itlog. Kailangan ma-decompose siya para magamit ng ating halaman, makain ng ating halaman. So, paano natin gagawin yun? Kailangan sumunod tayo sa proseso na ito. Ito ay water-soluble calcium ang ating gagawin. Kahapon tayo ay naghugas ng itlog, nagpatuyo, pagkatapos ay nagsangag. At aming ipapakita kung paano namin ginawa ito. So, sinangag natin. At ito na yung ating finished product. Ito na yung finished product natin. Ayan. Pwede na siyang gamitin ngayon. Kailangan lang natin ng suka. Yung suka ay pwedeng native. Pwedeng galing sa niyog, pwedeng galing sa kaong. Pwede rin ng puti na suka kung talagang wala kayong makuhang native na suka. Provided, meron siyang 3% acidity na yung acid na yan ang mag-extract ng calcium dito sa eggshell. Without that, hindi po mailalabas ang calcium sa eggshell. Minsan, mayroong mga nagtuturo sa atin na ilaga ang
balat ng itlog. At pag nailaga na, ay pwede na natin idilig sa halaman. Alam niyo po ang totoo, ang balat ng itlog ay merong 2,000 milligram na calcium. So hindi natin yun, hindi magagamit ng ating halaman yun kung ilalaga lang natin. Kasi 3% lang milligram ang ma-i-extract sa pamamagitan ng pag-boil o pagpakulo. So ngayon, you need vinegar. Siguraduhin nyo lang na may 3% acidity. At meron tayong container na ating paglalagyan ng ating solution. Meron tayong mortar and pestle. Ano nga tawag dito sa Tagalog? Nalimutan ko. Mamaya. Almires. Ayan. Almires. Hirap itong senior na. Maraming nakakalimutan. Ito ay almires. Pwede rin namang yung powdering machine. Pwede rin yun. Pero ayoko ng sobrang powder. Gusto ko may granules pa rin siya. So ngayon, susubukan natin. Sisimulan natin. Mag-measure muna tayo ng ating gagamitin. Okay? So, dagdagan lang natin ng konti ang ating dagdagan natin ng konti na ma-powderize na siya ng konti. Pero ito, in itself, ay pwede na. Pinapakita ko lang sa inyo paano paliitin siya ng konti. Yan. Add some more. Ito ay kaya-kaya natin gawin sa ating bahay. Para bang gumagawa ka lang ng nganga, ay matatanda pa rin sa probinsya na gumagawa ng nganga hanggang ngayon. Kaya ganito po sila. Dinidikdik. Ayan. Pagkatapos, ating i-measure. Madali na siyang dikdikin dahil malutong siya dahil ito ay na isangag na natin. Okay. Subukan natin i-measure. 1:9. One part eggshell. This is one part eggshell. And meron tayong suka dito. Kayang-kaya natin ito sa bahay para lang nagluluto. Let's count. Pagsinin natin kung malapitan
mag-akyatan, nagsisimulang mag-akyatan ang particles ng eggshells pataas. Pataas, pababa, pataas, pababa. So may activity na pong nangyayari dito. Ang activity na yan ay ipinapakita sa atin ang process ng pag-extract ng acid dito sa eggshell ng calcium. So, sa paraang ito, maaalis ng acid sa balat ng itlog ang calcium. Kaya, this is already 95% calcium kapag natapos na ang ating proseso. Hayaan lang po muna natin siyang ganyan habang nagtatrabaho yung acid na tanggalin ang calcium sa eggshell. Okay? So, ganyan lang po kasimple. Ganyan lang kasimple. Ayan, tuloy-tuloy ang bulak. Kung ipapakita ko sa inyo, lapit ako sa inyo. Tuloy-tuloy ang kanyang pagbula. Subukan kong picturean. Una natin ito ng picture. Subukan natin po na siya ng picture. At aking ipapadala sa inyo. Tuloy ang kanyang pagbula. Ayan. Ang sipag niyang magtanggal ng calcium sa eggshells. Tuloy-tuloy lang siya. Pagkatapos nito, siya. Cover natin. Pero, siguro after mamayang gabi pa, lagyan natin siya ng, sikipan natin ng pagsara. Pero sa ngayon, hayaan muna natin na makalabas lahat yung, ang tawag nila dito sa atin na espiritu. Pag umiinom ng soft drink, di ba pag bukas mo ay so, lalabas lahat yan pagkatapos, saka mo na siya sikipan ng pagsara. So, for the meantime, pagunan natin siyang isara na sobrang madiin. Ngayon, para huwag natin makalimutan, alam mo na, katulad ko, masyadong makalimutin, naglalagay ako ng tanda. Today is January 14. Lalagyan ko ng tanda. After 20 to 30 days, say 1 month, exactly 1 month, tapos na ang proseso. So, magagamit mo na siya at pwede mo na siyang ma-spray sa iyong mga halaman. Kung ikaw ay gumagamit ng ibang organic fertilizers, katulad ng FPJ, ano yung FPJ? Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng FPJ. Napakaraming nutrients ang laman nito. Malakas ito sa nitrogen, kaya very green ang mga dahon ng ating halaman at ang lulusog. Kaya, pag nag-spray tayo nito doon sa ating solution, pwede nating haluan ang ating calcium. Okay? Gaano karami ang calcium na ilalagay natin? Sa isang 1.5 na tubig, pag kayo ay may isang container, 1.5 na tubig, ang kukunin nyo lang dito is 1/2 teaspoon, halo sa 1.5 na tubig, at halo nyo dun sa spray na meron kang FPJ. Now, if you don't need this, at gusto mo lang talaga calcium, yung tubig mo na 1.5, lagyan mo ng 1/2 teaspoon calcium mula sa iyong ginawa, pwede
pwede mo na siyang spray sa iyong mga halaman. At pagkatapos niya, siguradong gaganda ang mga dahon ng ating mga halaman. So mga nanay, mga tatay, napakasimpleng paraan. Hindi na kailangang bumili at mahirap naman maghanap ng fertilizer na calcium lang ang kailangan mo. So ito na ang pinakamagandang paraan para makakuha tayo ng calcium. Madali lang, di ba? Madaling gawin. Now, bago tayo magtapos, ako'y magpapaalala muli sa inyo sa Psalm 119:105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan po ay paalala sa atin ng Word of God, na without the Word of God in our lives, madali tayong ma-stumble, madali tayong madapa, madilim ang daan natin. Kailangan natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay para maliwanag ang daanan natin. Maraming bagay ang ini-explain ng Bible para maging gabay sa ating paglakad araw-araw. Maging gabay sa ating pamumuhay. Kaya mga nanay, mga tatay, sa inyong bahay, kahit kayo mahilig sa halaman, maging mahilig din tayo sa salita ng Panginoon. At yun ang gabay natin sa ating buhay. Susunod, magkikita muli tayo at ipapakita sa inyo ang update tungkol sa ginawa nating vermicomposting. Papakita ko sa inyo at meron din tayong ginawang marketing. So, don't forget to like and subscribe my channel, and also don't forget to hit the notification bell para anytime meron akong bagong video, makakarating agad sa inyo. Okay? We'll see you again.